it's your girl A and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog is magre-review tayo ng phone. So ayan, first time kong gagawin ito sa aking channel na magre-review and mag-unbox ako ng cellphone. Sorry pala sa pagiging being Mia ko, missing in action. Kasi guys, grabe, two weeks na akong hindi nakakapag-film and hindi nakakapag-upload. And I'm so sorry kasi po nawala ako kasi sobrang naging busy ako. So yung pag-YouTube ko na rin. So update lang pala muna guys. Kaya hindi ako nakapag-upload ng video kasi may inaasikaso ako at naging busy ako at meron po akong work. So itong pag-YouTube ko guys, every weekend ko na lang siya gagawin. But I promise guys na palagi pa rin ako magiging active. Hindi na ako magiging full-time YouTuber. But ayun, kailangan to sa life. So ayun guys, mag-ano na tayo sa ating review. So ayun guys, before we get started, so don't forget to subscribe on my YouTube channel and please keep on watching. Guys, so ayan, magre-review nga tayo ng cellphone at ang re-reviewin ko yung binili kong phone kanina lang. So ayan, bumili ako ng cellphone guys, kaya rin hindi ako active sa mga social media ko dahil nasira po yung phone ko. Yung iPhone 5S ko, is gumive up na talaga siya. So matagal na kasi yun sa akin guys. So yung phone na yun is nasa 15 years old na siya and nag-give up na siya at hindi niya na kinaya. Hindi naman siya totaling sira talaga, pero kailangan siyang i-restore. So ayoko nang magbayad ng malaki para i-restore siya kasi masisira lang ulit siya and may problem na siya sa battery. So nag-decide ako na bumili muna ako ng cellphone pansamantala. So habang nag-iipon ako, kailangan ko kasi talaga ng cellphone, hindi ako mabubuhay nang wala akong phone. Lahat tayo, char. Sobrang two weeks akong walang cellphone at sobrang hirap noon. So kailangan ko talaga 'yon, especially sa aking work, sa aking pag-YouTube and all. So ayan, yung gamit ko ngayon guys, yung camera ko, ayan. And so minsan sa phone kasi ako nag-edit ng pang thumbnail ko and everything. So today bumili ako ng iPhone sa iMart. So ayan guys, bumili nga ako ng cellphone at nag-trending tong GPP factory unlock and semi factory unlock. So nag-trending siya kasi ito yung mga cellphone na sobrang bagsak presyo. So ayun guys, sobrang mura nila kasi yung mga GPP guys, sila po ay second hand lang. So pwedeng galing sila sa Hong Kong, pwedeng galing sila sa Singapore, pwedeng galing sila o kung saan bansa man, basta napupunta siya sa Philippines at tinatawag yun ng GPP, semi-factory unlock, and tsaka factory unlock. So ayun ang pagkakaalam ko, basta second hand po siya. Papayuhan ko muna kayo. So bago kayo bumili ng GPP unlock, make sure na meron kayong kasama na magaling magkalikot ng cellphone or magaling magtingin ng cellphone. Kasi yung ate ko, bumili siya ng iPhone 6 last week lang. And ayun, pagkabili niya, bago siya makabili or bago niya nakuha yung unit niya is nakatatlong palit siya. Why? Kasi guys, talagang tinignan nila yung serial number, tinignan nila yung mga something dyan. And ayun, lahat yung chinek nila pagdating sa mga home button, sa mga saksakan ng charger, saksakan ng earphones, mga buttons, sounds and all. So ayun guys, kailangan nyong i-check yun kasi guys, kung hindi kayo marunong magtingin ng cellphone, malamang hindi maayos yung unit na mapupunta sa inyo. And then, syempre, make sure nyo rin kung may gas-gas ba yung unit or wala. So yun guys, yun lang yung mapapayo ko sa inyo. So wag na wag kayo agad bibili ng GPP na mga Apple kasi guys, minsan meron yan mga, may mga problema po yan kasi nga second hand na siya. So ayan, kaya siya mura guys kasi mostly ganun yung nangyayari. But ayun, kung magaling ka sa cellphone, walang magiging problema at kung wise ka talaga, so yun. Ang binili kong cellphone guys is iPhone 5. So ayun, 5 lang pala siya. So bumili ako ng iPhone 5 ngayon lang at ang pinili kong color is color red. Sobrang ganda niya guys. Red siya. Sobrang pagganda ng pagka-matte na red niya. So, dapat ang pipiliin ko is yung
pink, rose gold pink, pero mas nagandahan kami sa red. So ayan, hindi ako ang nagtingin ng unit na to kasi hindi talaga ako marunong totally sa mga units and gadgets. Pagdating sa mga techie, hindi talaga ako marunong doon magtingin kung maayos ba siya or hindi. So sinama ko yung aking bayaw. Yung bayaw ko guys, siya yung nagtingin noon. So buti na lang, magaling talaga siya sa mga cellphone. Kaya natulungan niya ako para magpili. So okay guys, yung binili kong unit is iPhone 5. Ang original price niya guys, dun sa shop na binilhan ko. Sa iMart guys, kung taga Cavite ka, makikita mo, makakabili ka ng unit na to sa iMart Mall. So ayun. And ayun. So binili ko to. Ang sabi nila sa akin is 3,100 pesos to sa kanila. Pero nag-sale sila guys. Buti na lang pagkabili ko is naka-promo sila. Ang nabili ko na lang siya for only 2,900 pesos. Yung 4S po nila, yung iPhones nila as low as 2,000 pesos guys, makakabili ka na ng phone. Yun ay yung iPhone 4, iPhone 4S at ayun. So pwede pa naman kayo bumili ng iPhone 4S kapag talagang kailangan nyo ng phone at wala kayong budget. So yun na lang yung bilhin nyo kasi ayun. Dapat, supposed to be bibilihin kong phone is yung iPhone 4S muna kasi nga pang samantala lang naman yung kailangan ko. But ayun nga daw sabi nung bayaw ko na mas okay nang bumili ng iPhone 5 kasi guys sa 4S is hindi na siya parang masyado na siyang late at baka pili lang yung apps na da-downloadan mo parang ganun. So ayun guys, bumili ako kanina, ito siya. Okay na okay guys yung quality niya. So wala siyang box na binigay sa akin. Kaya ayan guys. Yung box na binigay sa akin. Sa box siya ng iPhone 6 kasi wala na daw silang box. But anyways, wala naman akong care. Pagdating sa mga box, ang pinaka-importante is yung unit. So meron dito yung parang sa pin, yung tusukan. Pero hindi ko nakuha yun kasi hindi ko napansin na wala pala kasi nga yung box niya is iPhone 6. So ito, kompleto siya guys. Pero itong mga to guys, hindi po siya original kasi guys, ang mga GPP hindi daw po nila kayang mag-provide. Ayun, nabasa ko lang ah. Hindi nila kayang mag-provide ng mga original na charger and everything. But okay lang yun guys kasi mura naman yung unit kahit second hand siya, okay naman siya. Wala namang kaso dito, gumagana naman sila. So okay na yun kung napapakinabangan nyo talaga. Pero kung hindi talaga sila, kung hindi kayo sanay sa mga gumamit ng mga clone na charger and earphones, pwede naman kayo bumili sa Apple Store kung gusto nyo lang naman magwaldas ng pera, diba? So ito siya guys, complete naman siya. So hindi kami dapat dun bibili sa katabi. Ay, hindi ko alam yung store. I mean, hindi ko alam yung name ng store kung saan kami bumili. Kasi wala po silang nakalagay doon. As in, parang nakalatagi lang doon. Ganon. So, yung mga unit. Kaya, hindi ko rin napansin or hindi ko natanong. But anyways, guys, bibili naman ako sa susunod. So, mag-vlog ako doon. And I make sure na mapapakita ko lahat yon. So, okay, pinamumunahan ko na kayo. Sorry guys kung hindi ako magaling sa pagre-review kasi hindi naman talaga ako magaling sa mga gadgets. At also, kung may mga kulang man ng information, please don't judge me kung ipinapakita ko lang kung ano yung mga nalalaman ko po. So, ito na siya. Ginamit ko na siya ngayon lang. So, pinapalobat ko muna. At, ayan. Wait lang. So, ito na guys. Ito na siya guys. Nag-download na ako ng mga apps. So, soon guys, gagawa po ako ng What's in My iPhone. Yung mga talagang apps na ginagamit ko pagdating sa YouTube ko and everything. So, ito guys, yung mga mostly, sa iPhone 5S ko dati, wala siyang watch. Pero ngayon, meron na siyang watch and health. Meron na siyang mga ganyan-ganyan. So, ito lang yung guys, yung mga meron siya. At nag-download na rin ako ng mga apps ko. So, okay na okay to guys. Kasi guys, pro ko guys no. Kasi, iPhone 5 po talaga yung pinag-vlog ko minsan kapag ayoko magdala ng camera. 5 po talaga yung ginagamit ko. And okay naman yung front niya. Okay siya sa akin.
Basta guys, as long as nagagamit ko talaga yung phone o mas napapakinabangan ko siya, okay na okay sa akin at wala siyang kaso. So, ayan guys. Makakapag-film na ulit ako sa phone kasi nga hindi ako naging active because dahil nga doon sa aking, you know, nasira yung phone ko, wala akong pang-film. Minsan guys, tinatamad talaga ako mag-film dito sa camera na to. Kasi guys, parang pag nagda-download ako, matagal. So, okay. Itatry natin yung video. So, ito guys yung video. Hi guys! Ito yung front cam nung aking iPhone 5. So, color red siya guys. At ang ganda-ganda ng color niya. So, ito yung guys yung front niya. I know na parang medyo contrast or sobrang contrast nung camera. But, it doesn't matter kasi okay naman siya para sa akin. Malinaw naman. So, yun. So, ito naman guys, yung back camera ko. Hello! So, ganyan siya kalinaw. Malinaw siya, okay siya. Kapag nagpifilm ako sa aking phone guys, back camera talaga yung ginagamit ko, hindi yung front cam. Kasi, ayan, sobrang effort ko, diba? Ayan guys, yung aking front cam. So, let's try naman sa selfie. Okay guys, try naman natin sa selfie kung okay siya. Masyado talaga siyang contrast guys at sa back. So yan guys, okay yung GPP, okay yung front cam, okay yung picture. Sa GPP guys, ang ma-advise ko lang, makakatipid talaga kayo sa GPP or sa mga second hand phone. Kasi trending naman to ngayon guys at bala ko nga mag-ano nito, mag-business. I'm medyo na-shook din ako kung bakit merong color red na iPhone 5. Pero hindi ko alam kung meron talaga siya. Alam ko yung mga SE lang ganun. Pero iPhone 5 guys, ayan. Sa personal, sobrang ganda niya. As in. So hindi ko na kailangan ng GPP chips dito kasi guys, kahit ano na isalpa ko dito, okay na. So, sobrang happy ko kasi makakapag-cellphone ako ulit, makakapag-update na ako. Guys, kasi adulting na tayo, kailangan ko na So, kaya ayun guys, yung masasabi ko sa phone na to, okay na okay talaga siya. Malalaman mo daw kapag original yung cellphone mo, tignan mo sa settings yung, what do you call this one? Serial number, tapos i-search nyo siya sa mismong store kung binili talaga siya doon. So, ganun lang daw yung pag-check noon. So, ayun lang guys ha. So, sorry hindi ako magaling talaga dito. Pero, marirecommend ko sa mga taga-Cavite na hindi po nakakaluwas ng Maynila, pumunta po kayo ng iMart. Doon po kayo makakabili ng mga unit na ganito, na mga mura. So, ang ganda nga ng iPhone 7 doon eh. Nakita ko, lalo na yung color red. Sobrang ganda niya. Yung iPhone 7 is 13,000 pesos. At yung iPhone 6 is nasa, yung iPhone 6 nung ate ko is 7,990. So, yun, almost 8,000. So, ito naman, nabili ko siya ng 2,800 at may phone na ho and I'm so happy. So, ayun lang guys, yung masasabi ko dito sa aking GPP phone na binili. So, ayun, finally, I'm so happy na nakapag-film na ako. And anyways guys, so, ayan, abangan nyo po ang aking pag-giveaway soon kasi magiging active na po ako ulit or magiging mag-upload na po ako palagi. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa ating video for today. So, ayun. So, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Like this video and comment down below if meron man kayong suggestion na gusto nyong gawin ko. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood and God bless you all. Bye!